So mga nagsasabi, iba-iba daw ang tatay ng anak ko, mahiya kayo sa balat. Okay. Hindi to talk show, hindi to talk show. The buzz, uy! Hello, what's up mga ka-yeser? Andito na naman kayo sa Meet Joe Bianco YouTube channel. At makikita nyo naman tong babae sa aking gitna. Ang aking Ermat. Yes, mag-hi! Hello, what's up mga ka-yes sir? Hello, what's up mga ka-yes sir? Baduy, di ba? Anyway, andito ngayon yung mama ko sa bahay ko kasi nag-birthday yung utol ko. Papakita ko sa inyo mamaya. Dito namin ginanap yung COVID party namin. Ang tigas ng ulo niya. Sabi ko, huwag mag-imita ng marami. Pero syempre, dahil siya ang lagi na susunod, gusto niya magka-COVID party. Hindi, saka birthday din yung tigas. Tuwing may party, Favorite niya yung isang kapatid ko eh. Di naman masyado. Favorite niya yan. Di ba tayo kung electric fan? May aircon eh. Pinapahiyaman ko sa mga viewers eh. Hindi. Kailangan. Nagpiyahan ng t-shirt dito. May aircon dito eh. Pinapahiyaman mo ako eh. Ginagawa mo naman hindi ako masikap eh. Okay. So, bakit nga nandito si Herman? Bukod sa syempre, kinacheck niya yung kapaligiran ng ating tahanan. Gusto ko siyang tanungin ng ilang mga katanungan. Ipapakita ko muna sa inyo yung kapatid ko, Tan Ligasaglit. Pakawayin natin. Nang malaman nyo kung ano yung katanungan ko. Diba? Black and white kami. So dun pa lang, magtataka na rin kayo. Alam ko naman yung sagot, pero gusto ko lang maintindihan nyo. Tama? Sige, mamaya tatawagin ulit kita. Alam mo kung bakit mo? Ang dami na siya nagtatanong sa akin dito. Half ka ba? Oo. Eh di yan pa. Lahat na nila. Nung bata ako, sumasagot pa ako ng matino. Sorry po ha, sumasagot ako ng matino dati. Ano sagot? Ikukwento ko. Ano sinasabi ko? Opo, Pinoy po ako, pinaglipo. Ay, ganito, ganyan. Pinoy po yung tatay ko, ganyan yung mga sagot ko. Pero ngayon, sigurado ko lang pa 1,000,000 tao na yung nasabihan ko. Kasi minsan yung totoo, tinatamad na ako makipag-usap eh. Kasi paulit-ulit yung tanong. Sasabihin ko na lang, half ako. Okay. O diba tapos yung usapan? Eh pero pagka pinaalam ko pa sa inyo yung totoong kwento, haba pa yung pag-uusapan natin. Minsan, ihihina ako o tayo-tayo na. Hindi ako makasibat. So, para hindi na madami yung nagtatanong at nagtatakar, ito na, inambush talaga natin. Tanungin na natin dun sa umire sa akin. Excuse me, anak. Hindi kita inire. Ano? Cesarian po ako. Akala ko bumaba lang ako galing sa langit eh. Cesarian ako. Gusto mo pakita ko yung tagigo? Oy! Nakakahiya. Baka gusto nila makita eh. Di alam nyo na kung saan ako nagmana. Diba? Tsaka, in Venice naman, kamukha ko yung Ermat ko. Ma, explain mo nga kung saan nagsimula ang kulay at itsura ko. Okay. Nagkaroon kasi kami ng kaibigan na pastor na nag-stay sa bahay namin. Ngayon, itong si pastor, bit-bit niya yung asawa niya, bit-bit niya yung anak niya. That time, yung baby nila ay siguro around 5 years old. So, mga African sila. African missionaries na tumira sa bahay namin. And then, may nag-stay sila doon. Tapos, nung uwian na nila, hindi ko naman alam na nag-iwan siya ng picture ng baby. Okay. Ngayon, itong si African baby, itsura talaga, yung iniwang picture, baby pa. Yung mga, siguro mga 6 months. Bakit yung mga Ermat niya? O, yan na yun! Yan yun! Galing na researcher natin, no? Yan yun! Yan yung kaisa-isang picture na iniwan nung tatay ni African missionary sa akin. Picture ng baby niya. O, yan yun. So, ako naman, tinabi ko. Tinabi ko yung picture na yan, katabi yung picture ni Kuya Mac. Eh, si Kuya Mac, ganyan ding kalaki, ganyan ding kataba, pero ang puti-puti naman. So, ano sila, magkaharap sila dun sa wallet ko. Tapos nun, isang araw, pagising ko ng umaga, hinahanap ko yung picture ni Negro. Ito, si Negro. Black Lives Matter. Oh, yan. Hinahanap ko yung picture ni Negro. Tapos, so, yung kay Kuya Mac hinahanap mo yun? Baka may pangalan naman yung bata, Negro tawag mo. Yes, Basta itong si Negro Baby ang hinahanap ko. So,
tapos yung picture nung pinsan niya, si Makmak. Ay, hindi ko pinapansin si Makmak at ang tinitingnan ko, ito talaga. Siya talaga. So, ayaw mo sa white boy, no? Oo. Tapos, pag nakita ko na, titiklopin ko na ulit yung wallet ko, lalagay ko na ulit dun sa aparador. Tapos, bukas ulit ng umaga, pag-gising ko, hahanapin ko na naman si Negro. Paglilihian talaga, hinahanap. So hindi ko alam kung ano, kung naniniwala sila sa lilihilihin. Okay. Ewan ko sa kanila. Basta ako, yun ang istorya ng anak ko. Okay. Kung merong hindi naniniwala sa pinaglilihian, eh problema nyo na yun. Okay, patay. Mamaya, pag tumagal pa ito ng mga 10 seconds, mga away na to. Iba nyo na kung saan ako nagpana. Kaya pasensya na po sa mga napapakitaan ko rin na ugali minsan. May pinagmanahan talaga ako eh. O di, di gano'n na, gano'n. Tapos hanggang sa nanganak ako. Nung nanganak ako, alam niyo ba, paglabas na paglabas niya sa tiyan ko, ano siya, play parang violet. Kulay talong? Kulay talong? As in? Oo, kulay... Kulay Thanos. Tapos, anong nagulit ka? Tapos, eh, hindi mo naman po pwedeng sabihin na naipagpalit. Kasi ako yung nanganak doon sa ospital na yon. So, ibig sabihin, in-sterilize muna yung nursery room bago siya inilagay. Kasi siya yung first baby na inilagay doon sa nursery room. Ibig sabihin, mag-isa lang siya talaga na nandun. Oh my God. So, hindi ka talaga pwedeng mapagpalit kasi ikaw lang nandun. Oh. Grabe, mahirap sa akin itong anak kong to. Bakit? Kasi nag-labor ako sa kanya 36 hours. Ay, grabe. Mahirap ka talaga pala eh. Oo. Bumibawi naman ngayon. Umaga pa lang ng 27. Masakit na yung tiyan ko. Hanggang sa humilab na siya ng humilab. Tapos na kinabukasan na, nag-28 na, hindi pa rin siya lumalabas. Bakit nabukasan? Nasa ano lang ako, nasa maternity clinic lang ako, nag-recommend naman sa akin doon ninong ko. Di, syempre, maternity clinic, di ospital. Puro mga normal lang ang nanganganak. Tapos mga malapit na magtanghali, nagpatawag na ng doktor kasi parang pumutok na yung panibigan ko eh. Ang sakit-sakit-sakit na talaga ng tiyan ko sobra. Parang mamamatay na ako, madideads na ako. Tapos di, ano, dumating si doktor, sabi niya kaagad, nung tinignan niya ako, eh ano, nagpupunay yung bata sa loob ng tiyan mo, kailangan mo ng cesarean. Sabi niya doon sa akin. So, wala na akong magawa. Oh, no. Tapos, yung sipit-sipitan daw, hindi lumalaki. Dapat daw yun 9 inches para lumabas ang bata. Eh ano, 6 inches lang yung akin. Tapos, 36 hours na ako nagle-labor. Kaya sabi ng doktor ko, kailangan mo nang mabiyak. Pag hindi pa nakalabas si bata, malalason, pati ako, malalason, ganun. So, dinala ka agad ako, inilipat ka agad ako sa ospital. Kaya yung ospital na yon, siya talaga yung first baby na nandoon. Oh, swerte naman ospital na yon. Oo. Ano naman yun yung ospital na yon? Diba? Tinitingnan. Okay, so, yun pa lang kasalutan. Ngayon, alam nyo na. So, ngayon, hindi nyo na ako kailangan tanongin ang tanongin. Manood na lang kayo sa vlog namin. Yes. Sumpak. So, pag may magtatanong sa akin, I don't know yung lahi mo. Watch my vlog number 3. Okay na, malinaw na. So, wala na magtatanong. Hindi sa lise ha, pinaglihi. O, oh, mga galit airmat ko sa inyo. Aba, hindi talaga. Sa mga nagsasabi, iba-iba daw ang tatay ng anak ko, mahiya kayo sa balat. Okay. Hindi to talk show. The boss? Uy, hindi. Baka isipin mo mga ano to yun, yung mga dati yung mga... Hindi kasi yan ha. The boss? Uy, hindi. Baka face to face to. Uy, hindi to si Tulfo ha. Kasi pinag-iintriga ka sa akin ng ganon. Ibayaan mo na. Hindi, sinasabi ko lang. Ba't dito ko pa nananawa? Hindi naman ito panawa. Kinaklaro ko lang. Klaro lang. Huh? For clarification lang. Hindi naman ito panawa. At least nasaan? Hindi Pakistani, hindi... Pakistani! Hindi Arabiano, hindi Amerikano. Hindi, kukwento ko lang. One time kasi... Baby,
baby sila. Parehas sila baby. Sumakay ako ng ano, ng taxi. Ngayon, parehas ko sila karga-karga. Isang puting puti, isang itim na itim. Ito mo yung mga tatalo. Halika, bebe. Ay, bebe, favorite niya. Ayan. Ayan ang mga anak ko. Ayan. Si puti at saka ito si, ano, si... Black Lives Matter. Adi, sakay ako ng taxi, ano? Tapos, yung driver, tinginan-tingin sa side mirror niya. Tinginan-tingin sa side mirror niya yung driver. Karga-karga ko yung dalawang anak ko. Siguro, isang 1-year-old, 2-years-old, ganun. Basta ganun sila ka-baby. Ako lang mag-isa sumakay. Tapos, hindi nakatiis yung driver. Sabi niya, Mom, ano po yung tatay ng mga anak? Isang Amerikanong puti, tsaka isang Amerikanong itim. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hoy! Isa na tatay ng mga Pinoy ang tatay naman! Hindi gano'n, oh, hindi itim. Wala nawagan ka pa dito na may gigil eh. Alam niyo na kung kayo talaga siya nagmanya, di ba? Hindi, may naalala lang kasi ako. Hindi naman eh. Kung may naalala ako, magigigil din naman. Tama na, huwag kong ito. Kaya ugali natin, di ba? Nagigigil pa rin, ha? So at least, mas malinaw na ako. Wala nang mga masyadong tanong-tanong na. Akala yung tanong nanay ko, ano to? Tulfo to eh. Hindi tayo tulfo, meet Joe Bianks lang tayo. Iba yung so, tulfo in chill. Wait, sige. Last question. Tanong last natin na? Kung malinawan ba sila? Tanong mo sila mga alam. Malinawan ba kaya? Oh, ano, okay na ba sa inyong lahat, maglang people? Kung saan galing ang mga anak ko? Kung sino ang tatay? Pinoy po ang tatay nila. Okay na. Hindi gano, hindi negro. Lahat po kami ay mga Filipino citizen. May passport? May passport. Hindi dual citizen? Hindi dual citizen. Okay na. Okay, so mukhang malinaw na malinaw na malinaw na. So ikaw, ano naman magsasabi? Okay na ha. Wala na magtatanong. Nakakapagod din naman sumagot. Mag 28 years old na ako. So siguro simula nung mga 5 years old ako, ganyan na yung tanong. Pakiintindi na lang. Bebe, so, hindi ka pa nagkakaedad. Talaga nagkakagulo na sila sa nationality mo. Hindi ba sa pagmumukha ko? Sige, last. I-zoom na natin. Tinanggal natin kung ano resemblance nila. Lapit mo yung friends mo pa rin sa atin. Ayos ba? Okay. So, salamat ka naman na sa may babaeng kailangan bang mga kay Yeser, alam niyo na. Okay, salamat po sa inyo sa pag-review niyo sa amin. Next time imbitahin niyo ulit ako. Thank you. Yes sir. Yun nga pa lang sa pagka naabot natin yung 1000 subscribers, tsaka natin i-give away yung 3000 worth ng load na pinangako namin doon sa vlog number din namin, okay? So, keep it coming, guys. Salamat mga ka-yes, sir. Salamat mga ka-yes, sir. Gusto ko lang sa Meet Joe Bianks. Yes, sir.